Hello guys, kumusta? This is Purdy. So alam nating lahat na nagsimula ang community quarantine noong nakaraang taon, buwan ng Marso, dahil may mga nauna ng kaso o tala ng COVID-19 sa atin. Department of Health na ang nagsabi na walang pinipiling edad ang COVID-19 kung kaya't lahat ay pinayuhang mag-ingat laban sa virus na ito. Alam nyo ba na buong pamilya kami nagkaroon ng COVID-19? Pero ang tanong, paano nga ba namin nakuha ang virus na ito? Nanay ko ang unang nakaranas ng sintomas ng COVID-19. Akala nga namin simpleng lagnat lamang yung kanyang naramdaman, pero nang sumunod na araw ay nawalan na rin siya ng panlasa. Days after lagnatin ang nanay ko, nilagnat na rin yung kakambal ko. Ilang araw pagkatapos mawala na siya ng panlasa, sinundan ko yon ng pagkalagnat na merong 38.4 body temperature. Tatlong araw pagkatapos lagnatin, nawala na rin ako ng panlasa at pangamoy. Kaagad kami tumakbo sa health center upang magpatala ng schedule ng aming swab upang makumpirmado kung kami nga ba ay may COVID-19 o wala. 5 days after maswab, lumabas ang resulta at nakumpirmadong positibo kami sa COVID-19. Dito papasok ang contact tracing. Kailangang magpatala at masabi sa barangay kung sino ang mga nakasalamuha mo, lalo't higit ang mga kasama mo sa bahay. Isang araw nang lumabas ang resulta namin ni Kambal, ay kaagad kaming dinala sa isolation facility upang magpagaling ng 14 na araw. Hindi po biro ang pakiramdam sa loob ng isolation facility. Ngunit sa tulong at gabay ng aming mga kaibigan at tagmamahal, ilang araw lamang po ng aming pananatili ay lumabas na ang re-swab ng aming test at kami ay naging negatibo na sa COVID-19. Ilang araw lamang bago ang schedule ng paglabas namin sa isolation facility ay lumabas din naman ang resulta ng aming mga kasama sa bahay. At doon nilang nakumpirmadong positibo rin sila sa COVID-19. Ngayon pag-usapan naman natin yung mga sintomas namin. Kami ay nagkaroon lamang ng mga mild symptoms mula sa COVID-19. Bagamat yung mga mild symptoms kadalasan ay napapagaling sa bahay, meron tayong protocol na ina-isolate lahat ng may sintomas ng COVID-19 at dinadala sa facility. Yung mga sintomas na naranasan namin ay lagnat sa loob ng 2 araw, nawalan kami ng panlasa at pangamoy, matinding sipon at ubo, nakaranas din kami ng pagtatai, at bigat na pakiramdam sa dibdib. Ano nga ba yung ginawa namin para makarecover sa COVID-19? Sinunod lang namin yung payo ng doktor mula sa health center na meron kami. Una, nagkaroon kami ng regular na pag-inom ng vitamins. Makatutulong ito para palakasin ang ating katawan, kalusugan. Pangalawa, dinalasan lang namin ng pagkain ng prutas at gulay. Ito rin ang naging puhunan namin sa pagpapalakas ng aming kalusugan. Ikatlo, bagamat walang siyentipikong pagpapatunay kung ito ay totoo, sinubukan na rin namin ang pagtutuo. Pamilyar ito sa mga Cebuano sapagkat karamihan sa mga may COVID-19 sa Cebu ay isinasagawa rin ito. Ika-apat ang pag-inom ng salabat. Malaking tulong ito sa akin personally sapagkat ilang araw lamang pagkatapos uminom ng salabat ay guminhawa ang aking dibdib at lalamunan. Umiinom ako ng salabat 3 beses sa isang araw nung panahong nagkaroon kami ng sintomas ng COVID-19. Ang tanong, madali ba? Ang sagot, hindi. Nakaranas din kami ng diskriminasyon mula sa mga taong nakapaligid sa amin, katulad na naranasan din ng mga taong nagka-COVID-19 sa iba't ibang panig ng bansa. Sa katunayan niyan, na-feature kami sa ABS-CBN page kung saan na-interview kami at nailathala ang aming kwento kung paano namin napagtagumpayan ng COVID-19. May isang taong nag-iwan ng komento mula doon sa ABS-CBN page mula sa aming kwento. Sabi niya, baka mayaman daw kami kaya gumaling kami. Ang sagot po, hindi. Kaagad lamang po kami nagpunta sa health center dahil meron lang po kaming nararanasan na sintomas at nagpa-schedule kami para sa swab test. Libre po ang pagpunta sa health center, lalo't yung higit ay may nararanasan na po kayong mga sintomas ng COVID-19, kaagad pong tumakbo at magpa-schedule ng swab test. Bago ko po tuluyang tapusin ang vlog na ito, ay nais kong gamitin ang oportunidad na ito para magpasalamat sa ating mga frontliners na patuloy na lumalaban sa pagsupo ng COVID-19. Kayo po ang aming mga bayani ngayon at hangad po namin ang isang maayos na kalusugan at pangangatawan para po sa inyo. Saludo po kami sa inyo. Sa mga dumadaan naman po sa parehas na virus, magpakatatag po kayo.
kami, 10 na mga taong nagmamahal sa inyo, ay patuloy na mananalangin at maghahangad na naway gumaling kayo at makatapos na sa pandemyang pinagdaraanan ng bansa at ng buong mundo. Sa mga namataya naman po dahil sa COVID-19, nakikiramay po kami. Masakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya dalangin po namin na magkaroon kayo ng matatag na kalooban upang maharap niyo pa ang mga susunod na bukas. Iimbitahan ko na rin po kayong masaksihan ang aming kwentong COVID-19 sa 14 ng Pebrero mula sa page ng PUP-CBA. Maraming salamat po, Polytechnic University of the Philippines CBA, sa pag-imbita upang maibahagi namin ang aming kwentong COVID-19. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo para sa ating unang food trip vlog kasama kayo. Bye-bye po!